Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, the Dental Architect. At ang pag-uusapan natin ngayon ay paano natin lilinisin ang ating mga postiso o retainers. Una sa lahat, ang postiso natin ay parang ngipin lang din. Dahil ang bibig natin ay may bacteria at pagkain na pumapasok, pwede rin po ditong dumikit ang mga tartar, ang mga stains, pwede pa rin po siyang dikitan. So, kailangan po natin siyang nililinis at least once a day. Kahit isang beses lang po. Masama rin naman po yung sobrang linis sa kanya dahil mabilis po siyang mapupudpod. So, una, kailangan po natin ay syempre yung mga toothbrush na panlinis talaga ng denture. Usually, meron tayong design talaga na toothbrush para sa ating mga denture. Ang maganda nito is mahaba. And usually, hindi siya ganun katigas, hindi rin naman po ganun kalambot. Kasi pag masyadong malambot, hindi naman enough para malinis. Pag masyado naman po matigas ang toothbrush na gagamitin nyo, gagasgas po ito sa denture. At pag nagasgasan po ang ating denture, lalo na po siyang kakapitan ng dumi or lalo siyang magkakaroon ng stain. Kaya dapat saktong tigas lang po ang ating toothbrush. Kaya naman po maganda ang mahaba kasi tulad nito, pwede naman kayo gumamit ng normal toothbrush kung gagamitin nyo sa pustiso. Huwag lang po yung masyadong soft, yung sakto lang po, or mga medium. Kasi pag ganito po kaliit, paminsan hirap po pagdating sa mga sulok-sulok dahil masyado siyang maliit tulad po nito. Makikita mo po, bumabangga po yung plastic. Unlike po yung mga specially designed na denture brush, mahaba po siya so talaga maaabot po niya lahat ng sulok na kailangan nating abutin. Una nating gagawin is kailangan po nating magligay ng basin or yung mga planggana. Dahil plastic ang planggana, pag nahulog ang ating pustiso, hindi po siya mababasag kagad. Or kahit ligyan po natin siya ng tubig para pag nabaksak natin yung pustiso natin, hindi siya madaling mabasag. Pag nilinis po kasi natin siya sa lababo, gawa po kasi sa ceramic ang lababo, kaya medyo masyado siyang matigas na pag tumama pa minsan ang ngipin niyo po, babasag po yung ngipin ng denture niyo po. Kaya it's either planggana ang gamitin niyo or kung gusto niyo po gamitin yung lababo niyo po, make sure na ligyan niyo po ng towel para kung sakali mabagsak, malambot po ang kanyang babaksakan. Or punuin niyo po ng tubig para masalo po ng tubig ang pressure. So susunod po, syempre kailangan natin ng sabon. Okay, huwag po natin gagamitin ang toothpaste panglinis ng ating denture. Pang-tooth lang po yun. Kasi ang ating toothbrush ay meron siyang mga abrasive particles or paminsan yung fluoride niya, in a way, nagagasgasan po ang ating denture. So usually, ang ginagamit po natin dito ay denture paste. Meron po talaga tayong denture paste na tinatawag. Kung wala naman po tayo nun, pwede na tayong gumamit ng mga dishwashing soap or mga onting baking soda na hinalo sa tubig. Importante kasi yung foamy part, yung mga mabula. Kasi yung bula-bula na yon is napoprotektahan ang denture sa mga gasgas. Pag tuyo nyo po kasi binrush, masyadong mapuwersa, kulang sa lambot, kaya medyo mas nakakagasgas po ng denture. So tulad po nito, so lalagyan lang po natin ng dishwashing soap ang ating... Kaya ang dishwashing soap, hindi naman po ganun ka-recommended, pero kung wala tayong choice, ito na lang po piliin natin. Dinisign po kasi yung dishwasher soap sa mga pagkain. So kung ano man yung bakterya na pagkain na nasa denture natin, madaling matatanggal. So parang naghuhugas ka lang ng kutsara. Pag hand soap naman kasi ang ginamit nyo, paminsan ang hand soap, may mga moisturizer, may mga mabango. So anong nangyari? Kumakapit siya sa denture. Nagkakaroon tuloy ng lasa ang ating denture. Pero ang dishwasher soap kasi madaling mabanlaw. At the same time, hindi siya nag-iiwan ng amoy or lasa. So, sa akin lang, mas gusto ko na pag denture po, unahin ko muna yung loob kasi para tuyo pa yung labas. Pag may sabon na kasi yung labas, mahirap na po siyang hawakan, mas dudulas po siya. So unahin ko po muna to, yan. Make sure na nalilinis na po siya. Hindi kailangan madiin, tulad ng sinasabi ko, malambot lang. Okay. Mas maganda po may sistema tayo, meaning hindi tayo palipat-lipat kasi ang dumi ng denture usually transparent, so mahirap siyang makita. So susunod naman, tsaka natin tututbrushin yung ngipin tulad ng pagtututbrush natin sa normal na ngipin. Ganyan lang. So yan. So hawakan natin ganyan. So kita nyo po, mabula siya. Parang toothpaste lang. Pero wag toothpaste ang gagamitin natin. Tsaka natin, ito po, hahawakan nyo po dito. Make sure na mahigpit ang hawak nyo para hindi siya mahulog. Yan. Make sure na lahat. Maganda rin po yung may bula para alam nyo kung na-toothbrush nyo na yung part na yun or hindi. Okay, tapos babanlawan na lang natin siya na parang
binabanlawan lang natin ang mga kutsara at tinidor. Okay, ito lang po, kunwari, wala lang po akong sample ng lower na denture, pero ang mga lower denture usually pa U. Okay, ingat po tayo sa mga gantong pustiso na pa-letter U. Wag na wag po natin siya huhugasan ng ganto ang kapit. Paminsan kasi, kakakapit nyo ng ganyan, para hindi madulas, nahihigpitan nyo. So dahil nahihigpitan nyo, nagkaka-pressure po dito, mababasag po ang denture nyo po. So pag maglilinis po kayo nito, one side lang po ang hawak nyo habang binabrush nyo to. Or kung gusto nyo mas secure, dito po nyo toothbrushin habang nangahawak po. So yan po, isang side lang po ang hahawakan nyo all the time. May mga stains ng ating denture or talagang may medyo matitigas na yung tartar, pwede tayo maghalo ng 1:1, meaning magkasindami ang tubig at vinegar paghaluin po natin. Depende kung gaano kadami nyo po gusto. Pag all plastic naman or lahat ng denture mo is acrylic, pwede mo siya ibabad overnight. Mga 8 hours bababad mo siya dun. At malalambot na po yung mga tartar, pwede nyo na po i-brush. Pero wag nyo pong gagawin ang paglagay ng vinegar pag ang denture nyo ay may bakal. Anything na bakal na yan, more or less magko-corrode yung bakal. Or paminsan, madadamage yung bakal sa matagalang babad ng vinegar. Problema, syempre, kunyari, kinakapitan pa rin siya ng tartar. So ano pong gagawin natin? Pwede tayo maghalo pa rin ng vinegar pero 15 minutes lang ang maximum na pagbabad nyo sa denture. Huwag nyo na po lalagpasan. Masisira po yung bakal ng pustiso nyo po. Or ma 10 minutes lang. Palambutin nyo lang po. Pag daily use naman, kunyari wala namang stain, wala namang tartar, gusto nyo lang siya ibabad sa tubig habang natutulog kayo, 1:10 lang po ang kailangan nyo. Meaning, isang kutsara na vinegar nakahalo sa siyam na kutsara ng tubig. Para medyo hindi ganun katapang yung vinegar. Puting suka. Huwag tayong bibili ng iba't ibang, yung may mga sili pa, yung mga pang fishbowl na suka. Huwag po yung ganun. Plain white suka lang yung ilalaksan nyo lang po ang vinegar content pag may mga tartar na nabubuo. Yung iba po kasi binababad ng pustiso sa mouthwash, okay naman siya pero hindi siya ganun ka-effective para sa denture. Mas effective pa nga yung vinegar kasi sa mouthwash. Pero pag ang inyong denture ay malambot or yung flexible o kaya yung naka-soft tree line ang inyong denture, yung may inayos sa kanya yung dentist, magpaalam po muna kayo sa dentist kung okay lang po ang vinegar. Kasi usually, yung mga tinatawag natin soft tree liner or mga soft dentures, madalas nasisira siya pag ginamitan ng vinegar. Huwag po natin siya ibababad sa baking soda ng masyadong matapang or gumamit ng mga whitening toothpaste. Pwede niyang paputiin yung denture pero puputi rin po yung gilagid. So hindi po siya ganun ka-effective. Pati hindi natin gusto ng puti ang gilagid. Pag may mga tartar na pong hindi talaga matanggal, huwag niyo pong kutkutin. Kasi pag kinutkut niyo yun, gagasgas. Pag gumasgas, lalong kakapitan ng dumi. Ang dentist na po ang magtatanggal kung masyadong matigas na ang mga tartar ng inyong denture. Huwag lang po denture ang nililinis natin, pati po ang bibig. Pwede po natin gamitan ng bimpo, kahit bimpo lang na nasa daliri, punasan nyo lang po yung inyong mga gilagid kung wala na po kayong ngipin. Kung may ngipin naman po kayo, tuturo ko po sa next video kung paano lilinisin ang mga natirang ngipin. Pero importante, lilinisin po natin ang ating dila gamit ng tongue cleaner kasi may ngipin man o wala, meron kang dila. So yun po ang ating topic for today at laging tandaan, ang ating kalagayan ay umiti at kumain. Kaya talagaan natin ang ngipin. Kung wala nang ngipin, alagaan natin ang ating pustiso. Policy Doc Arky De Leon, the dental architect. Maraming salamat po. Maraming po salamat sa pagnood ng aking video. Pwede niyo rin po bisitahin ang ating YouTube kung saan makikita niyo po ang ating playlist. Sa playlist na po ito, dito niyo po makikita lahat ng kailangan niyo po. Tulad po ng gusto niyo po magpabunot, pwede niyo po pinutin ang playlist. Andito po lahat ng kailangan niyo malaman tungkol sa bunot. Maraming salamat po.